Hello guys! Good afternoon! What's up na po sa inyo dyan? Kamusta na po kayong lahat? Hope ay nasa mabuti po kayong lahat. Welcome to the new episode of my vlog today. Ngayon po ay magsishare ako kung magkano po ba yung magagastos nyo papuntang Hong Kong pag nag-apply po kayo ng DH. So guys, bago ko po umpisahan ang aking vlog today, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe, like and share, and hit the notification bell para po updated po kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. Ayan guys, so magkano po ba ang magagastos nyo pag pumunta kayo ng Hong Kong? Before kasi noon kami, way back 10 years ago, ang tagal ko na po dito, ang placement fee ko po noon ay 80,000 pesos. Placement fee lang po yon, hindi pa kasama yung pamasahe ko, pagkain. Siguro umabot ng 100,000 yung 100,000 pesos yung nagastos ko nung nag-apply po ako dito sa Hong Kong. So guys, ngayon po kasi, pag nag-apply ka po ng Hong Kong ay wala na pong placement fee. Tama po kayo guys, sa narinig nyo, wala na pong placement fee. So, ang bali po, ang gagastusin nyo na lang ngayon ay bayad nyo sa NC2 pag nag-training po kayo ng house course, yung maglilinis ng bahay. Very simple naman po yun. Kayang-kaya nyo po yun, maipapasa nyo po yun. And then, babayaran nyo rin po yung OWA. 3 days po yun. At yung pre-departure orientation ng yung PIDOS yun yung tawag doon nila. Babayaran nyo rin po yun. Tapos, syempre, pamasahin nyo pa, pagkain. Pag hindi po kayo taga Manila, magbabayad kayo ng bahay, mas maganda po kung meron kayong kamag-anak na nakatira sa Manila, pwede po kayong tumira sa kanila para less expenses po. Yung hipag ko po nung pumunta siya dito at December 2019, ang nagastos niya po ay mga nasa 50,000. May K na nga, may 1,000 pa no. 50,000 pesos. Yun po yung nagastos niya kasi pamasahe, medyo malayo-layo siya ng konti dun sa agency na inapplyan niya. And then pagkain, since meron naman po siyang kamag-anak doon sa sa Manila, kaya nakatipid po siya ng bayad sa bahay. So, kaya po, bali, pag nag-apply kayo ngayon, kailangan po, ay ready na po kayo sa iyong Nalaglag ang aking camera. Nalaglag ang aking cellphone. Hirap talaga pag walang camera, no? Cellphone lang po kasi ang gamit ko, eh. Kaya, And then, para po, hindi po kayo, tawag na to, ma-stuck. Kumbaga, kasi pag wala pa kayong pambayad, madidelay ng madidelay yung mga papers nyo hanggang sa matabunan. Meron na namang another na batch na mag-a-apply. Kaya dapat po, pag nag-apply kayo dito, kailangan financially ready na po kayo para makaalis po agad kayo. Kaya dapat po, lahat ready na, yung inyong mga papel, yung passport. Madali lang naman po yun. Tsaka, kailangan din po na pag sinabi ng agency, punta kayo doon sa kanila. Kailangan pumunta kayo para para madali lang makaalis papunta dito. So, yun lang po guys. Sana nakatulong po ito sa inyo, yung video ko. At maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat. Thank you. Bye!